paano kung hindi mo makontrol ang iyong emosyon at ang kaharap mo ay hindi kayo makal... Hey, hey, hey! This is Ray, and welcome back to my channel. Today with Ray, on my 9th episode, imagine, this is my 9th episode, I will be trying to grant a request of some of my subscribers when they requested me and asked me na ipakita ko ang aking office table para daw magkaroon sila ng idea. Paano ba magkaroon ng isang organized, uncluttered, and neat office table? So ngayong hapong ito, I will be giving actually 10 tips. So come on, join me as we will try to discover and to explore my office desk. Come on. Okay, first tip that you have to remember, you have to remove unnecessary stuff on top of your table. Ibig sabihin, you have to maintain maximum orderliness and cleanliness of your office table. Diba, pinakikita tayo mga office table na punong-puno ang ibabaw. Para siyang studio ng panay pictures, pictures ng family. Ah, may yung family tree nandaw na. So, hindi naman requirement, it's not a requirement na ilagay mo lahat ang larawan ng mga taong mahal mo. Kasi kung magkakagaran ako, on my case, kung ilalagay ko lahat ang larawan ng mga taong mahal ko, I will be needing 5 tables kasi sobrang dami nila. So, it makes sabihin, hindi naman dapat na punong-puno ng mga larawan ng iyong office table. Sabi nga, it should be clean and clear. Pag maglalagay ka ng mga images like this, you have to be very sensitive and you have to be very mindful and careful. Why? Just imagine, hindi naman lahat ng kliyente mo ay Catholic. You have to put your office tray. At yung nakalagay dito, incoming, outgoing, pending. And, to tell you, dapat may goal ka. Dapat walang pending. Kasi pag may pending ito, ibig sabihin, maraming transaction na pending, so tigil ang takbo ng mga papeles. So ang servisyo, hindi maganda. Okay, so, katulad ng sinabi ko, dapat malinis siya. Now, for my second tip, this is, you have to categorize or segregate your stuff by function. Ano ba mga gamit kong ilalagay sa aking mga drawers, sa aking mga cabinets? Ito ba ay magpo-fall under office supplies? Ito ba ay mga essentials? Ito ba ay mga personal documents? Or ito ba ay mga personal stuff? Or ito ba ay pertinent documents? So, dapat categorize sila by function. Bakit? Para una, para hindi ka mahirapan on how you can locate them easily. Madali mo sila makikita. Okay? And then, after you have decided na, ito ay for office table, office supplies rather, this is for the essentials, ito naman ay document, you have to level them. Okay? So, in my case, I have 3 drawers. Drawer number 1, drawer number 2, and drawer number 3. On the other hand, I have 2 cabinets, A and B. Okay, now, I decided na on the first drawer, ilalagay ko yung mga office supplies. So, ibig sabihin, lahat ng office supplies na kakailanganin ko as I perform my task every day, dapat nandito. And we have to remember that these office supplies have something to do on how we can perform our task as a leader very effectively.
And then, katulad ng sinabi ko, on my second rover, as leveled, ito'y essential or essentials. Ibig sabihin, when we say from the word per se or from the word itself, ibig sabihin, essential, ito yung kailangan mo. Napakahalaga. Parang you cannot live without them. Okay. On my third rover, direct paki-close up yung label ko, personal documents. Ibig sabihin, ang mga dokumento nakalagay dito, yung dokumento mo bilang ikaw, bilang leader, or bilang teacher na dapat ay nandito. Okay? Ngayon, pagdating naman sa cabinet, I have two. Una, this cabinet is intended for personal staff. Ibig sabihin, you have to provide a private area kung saan doon mo ilalagay yung mga bagay na hindi dapat pakialaman ng iyong mga kasamahan sa opisina. Okay? And then, sa kabila naman ito ay pertinent documents. Ibig sabihin, yung mga dokumento mo na sa palagay mo ay mahalagang mahalaga na sa iyo lamang na dapat ay itago mo kasi ginagamit mo o magagamit mo ito in the future. For my third tip, you have to use open, transparent dividers containers. Diba, lagi natin sinasabi batay nga sa research na nakatitipid tayo ng 2.5 hours in a day kung ang ating gamit ay organized. Kung hindi tayo naghahanap lagi na nawawala nating gamit. Diba? May mga leader kasi na hindi organized ang gamit. That's why, every time na maghanap, parang lukang manok, ay, hindi ba? Dapat siya na lahat ang locker, wala. And only to find out na wala siyang hinahanap. And bibigyan kayo ng example. Dito sa akin supplies, office supplies, eto yung sinasabi nating transparent. Kitang-kita to. Kasi imagine ko ito may sarado, bubuksan mo pa, nasa pa ball pen ko, hahanapin mo pa. The fact na ito yung open, kitang-kita mo na. Ito ay ball pen, okay? And then pencil pen, and then ito ay stabilo, then we have pencil, okay? And to tell you, ito ay may second layer. Hanapin. Diba? So, nandito yung ating stapler, scissors, and siyempre, pag may stapler, dapat may wire remover. And then, we have the staple wire. Kompleto siya. And then, dito naman sa kabila, okay, kabilang layer naman, second layer, nandito naman yung ating calculator. So, from to time, you have to check yung calculator mo if it is functioning and if the calculator is still operational. Kung hindi na, katulad ng sinabi ko, itapon mo na, tubuin mo na, wala na siyang kwenta. Kasi parang mga mahal mo sa buhay, pag wala ng kwenta, wag ka magtiis ha, iwanan mo siya. And then, we have also the proper clip. So, dapat mga plastic na ganito. Okay? Kasi hindi man lahat ng plastic masama. Masama yung mga plastic na tao, pero pagdating dito sa fastener and paperclip, dapat i-plastic. Kasi otherwise, ahawa siya. Okay? And then, meron tayo dito, okay? Sa kabila naman ito ay yung ating notepad. Okay? Kasi ngayon, nowadays kasi, kahit ng mga old normal pa, yung notepad, hindi na siya ganong kagamitin. Why? Kasi ang mga principal o mga school leader natin, kahit yung ating co-teachers, nagte-text na lang. They are maximizing the gadgets that they have. So parang hindi nito masyadong ginagamit. Minsan lang, halimbawa mag-check ka ng records or any document, if you have something to say or some comments, some suggestions, dito mo isinusulat. So ito yung aking office supplies. Katulad ng sinabi ko, dapat siya ay functioning. Dapat gumagana. Just imagine, kung walang tinta ang ball pen, di na magpapapirma. Sabihin ng leader, or sabihin mo, sandali, titignan kung may tinta. Natinan mo na lahat. Only to find out na lahat pala yung walang tinta. So, di ba nakakaya sa iyong kliyente? So, dapat ay check mo kung lahat ba ng office supplies na ito ay pwede mong gamitin everyday. Kung hindi, you have to throw them away. This time naman, dumako tayo sa akin second drawer. Okay?
katulad ng ating level, kung may focus ay essentials. Tignan natin kung ano ang nandito sa loob. Okay? Ano na sinabi natin, dapat ay open ang ating divider, ang ating mga drawer. So, open naman siya. So, inakalagay dito yung essentials. Okay? Bakit? Una, meron itong gamot. Okay? Ito yung mga gamot na Biogesi. And then, kasi hypertensive ako, lagi akong may reserve na Catapress. Anytime na tumas ang aking BP at hindi ko na kaya, meron ako nito. Diba? And then, meron ako nitong salon pass, di ba? Very, very stressful naman ang trabaho natin. Kapag stress kasi, di ba, prone ka doon sa mga tawag doon, sumasak ng mga likod mo. So, dapat may salon pass ka. Reserve lang naman siya. And then, eto, because of pandemic, dapat meron kang thermometer. Every now and then kasi, for example, you have noticed that you are not feeling well, so you have to check your temperature. Okay? Actually, dalawa to. Ang isang ito kasi supposedly sa bahay. Kasi naging ugali ko na yon na hindi ko na dinadala yung gamit ko sa bahay para hindi na pabalik-balik. Okay? So, yung gamit ko dito, pang school. Yung gamit ko sa bahay, pang bahay. So, at syempre, meron akong mask. Mask is a must. Diba? So, pag i-solo, okay lang na hindi ka naka-mask. For example, katulad yan, solo naman ako, so okay lang na hindi ako nakamask. Pero, every time that you are communicating, that you are connecting and coordinating with your clients, there is a need for you. It is mandatory that you have to wear a mask. Kaya laging may reserve dito. And, pag ito disposable, every after use, i-dispose mo na siya. Pag washable, pwede mo siyang lalabhan. The fact that this is disposable, so hindi ko pa naman siya nagagamit, pwede siya lagi nandito. Ulitin ko, reserve lang siya. Then another box is, or another drawer is, this is my eyeglasses. Siyempre, essential siya. Kasi definitely, hindi ko magagamit ng trabaho pagpirma, pagbabasa, di ba? Kung wala akong eyeglass. So nandito lahat yon. Kasi dapat, we have a certain portion sa ating office desk kung saan natin ilalagay ang ating mga eyeglasses. Kasi because of so many works na meron tayo, so many tasks that we are performing every day, hindi natin maiwasan na nami-misplace. Diba? Ilalagay natin doon sa tabi. Tapos, naiinom pa pala sa CR. Okay? So, dapat sama-sama siya. And then, meron din dito yung mga, diba, we used to receive invitations from our community, yung mga birthday, yung mga celebrations, yung mga baptismal, yung mga wedding anniversaries. We have to value each invitation that we are receiving. And the last compartment is, okay, we have the flash drives, okay? Ito yung mga flash drives ko, yung mga files ko, all the new nandito. Ito po, ito, isa din itong mawawala. Madaling mawala, madaling ma-misplace. Kaya dapat, may isang ang lalagyan kung saan sama-sama siya. For example, kailangan mong makita yung files mo about, for example, enrollment. So, may level ito. For example, ito, nakalagay dito, enrollment. So, ibig sabihin, lahat ng file mo about enrollment nandito. So right after mamagamit mo to, ilalagay mo dito para hindi ka maloloka. Remember, ulitin ko, sa dami ng trabaho natin, dapat organized tayo in all things, lalong-lalo na sa gamit. Lalo na dito kasi ito mahalaga ito sa atin. Sa bagay, kung yun yung iba, kahit yung mga mahal sa buhay nawawala, ito pong maliliit na bagay. And then, maraming talaga ng mga keys or susi. Okay, ito, isa pang bagay na laging nawawala. Halimbawa, susi ng cabinet, bago ang cabinet, wala ang susi, nawala. So, hindi na mabuksan. Bakit? Wala ka kasing lalagyan. Dapat may isa kang lalagyan na kung saan. At marunong level, halimbawa, ito ay kitchen. Ibig sabihin, sa kitchen to. Okay? May level, then may lalagyan ka para hindi siya, organize siya. Now, the last, of course, is our organizer. This is 2020. Kung gagamit ka ng organizer, dapat the latest version. Kanya nakakalungkot, diba? Napansin mo ba? Para naman kasing walang magandang nangyari sa 2020, diba? From January up to present, parang
alam mo, napaka-abnormal ng buhay natin. We are in the new normal, pero very abnormal ang buhay natin. Yet, dapat ilagay pa rin natin kung ano ang dapat natin mga memories na nangyari everyday. For example, yung ating mga, sa tulad natin kasi mga leaders, marami tayong isusulat dito eh, yung ating mga activities, yung ating mga schedules, yung ating mga webinars, yung ating mga, basta, there are so many things na pwede natin ilagay dito. Kaya, a must na, as a leader, meron tayong ito. At syempre, ito ay nasa essential. Uulitin ko, dapat alam mo rin kung saan bahag ba ng office table mo dapat ito ilagay. So, ito ay nandito. Okay. Diba sinabi ko sa iyo na dapat meron tayong a drawer intended for our documents. Okay? Hindi ka basta nakalagay ng dokumento because you still have the task. Leveling of your folder or of your documents. Pakikita ko sa inyo yung example. So, ito yung aking cabinet or drawer intended for my personal documents. Tingnan natin how I presented my documents. Okay. So, kung nakikita natin, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 folders. Okay? So, sinabi natin personal documents. For example, for the first folder, nakalagay payslip. Ibig sabihin, lahat ng payslip natin nandito. Tingnan natin. So, payslip ko ng 2014. And then, payslip ko noong 2020. And the latest is, anong month to? Month of July, 2020. Okay. Ang sweldo ko ng 2014 ay, ang sweldo ko ngayon 2020 ay, so, kung naiipon mo to, maano mo siya, mamomonitor mo, tumaas ba ang sweldo ko? Kapag tumaas ang sweldo mo, dalawang bagay lang. Una, pwedeng because of promotion. Second, maaring mataas ang sweldo mo kasi marami ng loan ang natapos mo. At matuwa ka doon kasi ang teacher kasi, tayo mga leader, tayo mga teacher, tayo mga taga-DepEd, hindi tayo nahihiyang mag-loan. Why? Every time na tayo mag-loan, there is a purpose behind it. There is a reason behind it. So the fact na tapos na ang ating loan, ibig sabihin, it could be nakapagpagawa na tayo ng bahay, nakapagpaaral tayo ng mga anak, diba? So, kapag lumaki na ang sweldo, ibig sabihin, tapos na ang loan. So, eto naman, eto yung mga sample pa, mga sal-in, nandito yung aking mga sal-in lahat, yung aking, ano pa to, mga BIR 2316, so nandito din. So, another tip is, dapat alam ng tao mo, sa opisina mo, yung iyong mga dokumento kung saan nakalagay. Okay, so ito yung aking tatlong drawers. The supplies, the essentials, and the personal. Now, pumunta tayo sa tip number 5. Ano ito? Tip number 5, secure space for your bag and other personal stuff. At ito yung nakalagay ay personal stuff. Anong laman ito? Tingnan natin. Ba't ito naging personal stuff? Unang-una, nandito ay tingnan natin kung anong laman ito. Pin. Kasi, alam nyo kung bakit? Nail cutter, nail file. Kasi nag-ano ako, nagsasayin ako tuwing tanghalit, mamanicure ako. Charot lang. Eto kasi, di ba, because of pandemic, it would be very impossible naman for us that every now and then, pwede tayo pumunta sa salon, magpalinis ng puko. Kung may gamit tayo sa ating sarili, na ating sarili, tayo dapat marunong maglinis ng ating mga puko. Okay, so meron tayong gamit dito. Again, ito ay pang opisina. Meron din akong set nito para sa bahay. So ito, direct. So, ba't ito yung nandito? Ba't hindi sa essential? Okay, just imagine, kung ito yung nandito, halimbawa itong nail cutter, ginamit mo biglang, tapos iniwan mo dito, tapos biglang may dumating na bisita, minakit ang nail cutter sa ibabaw ng table. Oh my goodness, kayaya yun. So dapat, siguraduhin mo na, ito ay gamit na hindi dapat na-expose sa publiko. Kaya dito nakalagay ito sa personal stuff. Privado ito, very private ito. And then, another thing is umbrella. Oh no! Okay? Huwag mong ilalagay ang umbrella dito. Okay? Kasi, hindi mo, paano kung hindi mo makontrol ang iyong emosyon? At ang paharap mo, hindi kayo
pinupok mo, di ba? Kaso pa yon. So, dapat new area siya. Okay, para halimbawa, ay, umuulan, kailangan ng payong. Ano po? Ano sa payong? Nasira na ang cable mo, hindi makatibay ang cable mo, nasira na sa pag-arbo ng payong. Eh kung alam mo kung nasaan, madali mo siyang malulukid. So, kung hindi umuulan at hindi mo kalang payong, may lalagyan ka. Okay? Again, eto ay para dito. Meron din ako payong para sa bahay. Yung itip ko para sa inyo na hindi na pabalik-balik, na mawawala ang sakyan kasi pabalik-balik. So, ang pang-school ay pang-school, ang pambahay ay pambahay. Okay, and of course, we have our bag. Okay. Just imagine, kung ang bag mo nandito, nakaharad dyan, may kausap ka dyan, bukas ang bag mo, alam mo, ang bag mo parang nakikinig dyan. Ginagawa mo chismosa ang bag mo. Imagine bukas ka sa bukas ka. Kadaan ha. O, email na, email. Chismisa ka na, chismisa. Kung hindi makaka-email, ang sasabihin, ay, narinig niya ako, ano ba kung narinig niya ako? So, dapat ang bag mo may isang lalagyan kung saan hindi siya nakabukas ka. Paano? Tapos pag minawala, pag bibintangan mo, ang kausap mo, yung parang minamisplace lang. So dapat, bilalagyan ka. Now, dito naman sa kabila, okay, ito ay personal stuff. Ah, ito na may pertinent documents. Bakit kaya? Ito yung mga folders. Okay, din natin kung anong laman. Nakalagay dito ay Certificate of Speakership. Ibig sabihin, narito lahat ang mga certificate ko na bilang speaker, bilang resource speaker nandito. And then, another folder is Certificate of Participation. Lahat ng trainings ko na inatinan ko nandito. Sunod yun. Just imagine, nagsimula ako dito noong 19... Ang year nito ay 2001. Ngayon ay 2020, almost 19 years. Eto, nandito pa silang lahat. And then, meron din dito ang certificate of, kung meron tayong certificate of participation, meron din tayong certificate of recognition. Okay. Yun ang mga awards, yung mga certificate of appreciation, certificate of recognition na tanggap ko bilang leader, bilang teacher, nandito rin. Why bilang teacher? Kasi nandito pa rin yun, simula din ng 2000, ng eto, 1999 or 1995 teacher pa ako nito. So, ibig sabihin, sama-sama siya dito. Okay. And then, ano to? Okay. Ano to? Oh my goodness! Sino to? Ande, bakit nila papunta dito? Alam ko na. Kasi, I think it all came back when I was looking back at you. Sige, Miguel yun. Ba't kinapapunta dito? My goodness. Sige na, paninindigan ko na. Justify kung ba't ito nandito. Kasi siya ay senior high school. Then, barkada ko yung kanyang photographer. So, siguro diba, into modeling si Kim Dillon. Siguro hindi na nakuha. So, the fact na barkada ko si Kim Dillon, and barkada ko yung photographer, pinapiling sa akin. So, hindi ko na naibigay. Kim Dillon, no, this is your picture, oh, para kong monay. Pero hindi ko sa... Alam ka na, may display ko sa dinding. Nasabihin ng mga pisila, sino naman yan, sir? So, tinawag ko na lang dito. Pero to tell you, lagi itong sinisilip. Sinisilip ko minsan, baka, kasi baka nawawala. Baka marami kasi nagtatangka dito. Isa sa mga nagtatangka, ayaw kumukuha ng video ngayon araw ito. So, lagi itong nakatago dito, actually. Hindi nyo kuhanin muna. Bukas, alas 12 ng gabi. Magkukuhin ng araw, hindi ako available. Alas 12 ng gabi, ako available. Hello, hindi yun. Pasal ka dito. Okay, so ito yung mga ano ko, ito yung mga, and then, sunod kong tip ay, remove dead supplies, whatever you're not using should be thrown away from your drawers. Ibig sabihin, just imagine, kung hindi ka magtatanggal ng mga dead supplies, say dead supplies, yung mga wala ng tintang ballpen, yung hindi na gumagana ng mga stapler, yung mga sira ng mga calculator, kung hindi mo siya tatanggalin, lalabas na ang iyong office desk isang malaking basurahan. Remember, di ba sinabi ko kanina, lahat ng basura tinatapon na yan.
lahat ng hindi kailangan, itinatapo na yan. So dapat, ang nandito na lamang ay yung gagamitin mo everyday so that you can do your tasks expected of you. Yung mga sira, huwag mo nang ilalagay. Remember, this is not a garbage can. Hindi ito MRF. Ito dapat ay malinis, mabango, sapagkat we have to remember that our office desk is our reflection, not just as a person, but as a leader. We are now on my tip number 7. And that is all about you have to put empty or used bottles of perfume in your drawers. Katulad ng sinabi ko kanina, kasi ito naman, hindi siya nauubos. Diba? May residue pa siya na iiwan. Kaya high-end man siya or local man siya, important man siya ang brand, mabango pa rin siya. Kahit sa ating mga drawer ng mga damit, ilagay mo to, bumabago ang ating damit. So nakasanay ko dito na yung mga botella ko ng pamango, nilalagay ko dito. Ang bango. Ang bango niya, promise. Kung anong amoy niya, yun ang amoy ng gamit mo. So, di ba, ang sarap magtrabaho kapag gamit niya malinis, mabango. So, lahat ito ay my perfume. Yeah. Now, let's move on to tip number 8, and that is how to provide clean trash can. Okay, tulad nito. Kung pipili ka ng trash can, huwag kang pipili ng mga kulay na mga dark kasi madilim na yung ilalim ng iyong office table. Dapat yung mga white o mga light colors para madilim mo siyang makita para malinis tingnan. And another tip, pwede ba huwag kang mag-iwan ng mga sapatos mo sa ilalim ng table mo. Kung hindi mo na siya ginagamit, iuwi mo ang iyong sapatos. Ito, di ba hindi natin may iwasan, hindi natin mag-iwas ng sapatos. Dapat nilalagyan tayo, katulad nito, shoes tray. Ibig sabihin, nasa ilalim ito ng iyong office table na pag nagbubagyan ng sapatos, itong ilalagay, organize pa rin. Tingnan ninyo, shoes tray. Dito mo ilalagay, okay? Okay, so yun ang aking tip number 8. And tip number 9, provide a separate ball pen intended for your clients. So ito yon. Kung napapansin ninyo, okay, we are now on my tip number 9. Tip number 9 says that we have to use separate ball pen for your clients. May sanitizers, alcohol always available for them. So ito, dapat may bukod na ball pen ang iyong mga kliyente. Bakit? Sa panahon ngayon, dapat ang ball pen niya. Walang agawan. Hindi ito pwede ka ito ng boy pen na agawin ng ibang boy ng iba. Hindi. Magkanya-kanya tayo dito. Kung napapansin nyo doon, I forget to tell kanina na dapat may mga pangalan ng ating mga ball pen para hindi siya mapapahalo sa iba. Ulitin ko, sa panahon ngayon, hindi ito pangaktihan. We're trying to protect ourselves kasi kapag pinoprotektahan mo ang iyong sarili, as you protect yourself, you are protecting also the lives of your loved ones. Ganun pa simple yun. Kaya dapat mag-ingat tayo. Okay. So, kung napapansin natin, nakalagay dito ay kindly get your ball pen here. So, pag upo dito ng kliyente, automatic, bukas siya ng ball pen, kung pipirmahan, ito na ang kanyang ball pen. At pwede ba? Kaya nga, binukod muna. Huwag muna ilalagay ito dito. Nandito na to. And then, bago mo siya ilagay, automatic yon. Okay? Dapat kasi may sanitizer ka dito. So, bago ilagay, sanitizer ang ball pen. Okay? Dapat aware ang mga kliyente mo na gawin ang aming nangyari. So, nakalagay ko dito. Okay. So, ang ball pen ko. Next. Then, sanitize the area. Tip number 10. Actually, my last tip. You have to sanitize the area every after transaction. So, after your transaction, sa-sanitize mo. Ulitin ko, hindi ito kaartihan. This is your best way on how you protect yourself, on how you can escape yourself from this virus. Iba na yung, kahit na makarte, ang mahalaga, tayo ay protected.
Okay? So there we have it, my subscribers. Yung mga nag-request, eto na. I have granted your request. Dahil pakita ko na sa inyo ang aking office table. In the same manner, I have presented to you 10 tips. And I hope na marami kayong natutunan na impormasyon na magagamit ninyo para maging maayos, maging malinis, at maging kapakipakinabang ang inyong office table sa inyong mga opisina. Ulitin ko, ito ay para depending gamitin pangantayan ng ating mga kaguruan at iba pang kawani ng Department of Education. Maraming salamat sa pagsama sa akin for this vlog, for my ninth vlog, and I hope that you will continue watching all my vlogs. Sa hindi pa nagsasubscribe, please subscribe my vlog today with Sir A. And I hope na patuloy tayong makasama sa darating pang mga vlog na ating gagawin. Bye-bye! See you again!